Ang mga alas na ito ni Imelda Marcos na nasa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nailagay pa nga sa diksyonaryo ang salitang Imeldific na ang ibig sabihin ay ostentatiously extravagant. Sa kwenta ng PCGG, ang antique diamond and pearl tiara na ito ay nakapagbigay sana ng pabahay sa 1,200 mahihirap na Pinoy. Ito namang cultured pearl and diamond na hikaw, brooch at singsing ay nagkakahalaga na halos 1.4 million pesos, nakatumbas ng kikitain ng 15 Pinoy sa loob ng 1 taon. Sa kabuuan, umabot sa 700 ang bilang ng mga alahas na nabawi ng gobyerno mula sa pamilya Marcos. Hinati ito sa 3, ang Hawaii Collections o ang nasabat ng US Customs sa kanilang mga bagahe sa Hawaii, ang Malacañang Collections o ang mga naiwan sa palasyo, at ang Rumeliotes Collections o ang mga alas na tinangkang ipuslit ng hairdresser ni Ginang Marcos sa Manila International Airport. Ang halaga ng mga alahas umabot sa $21 million o nasa 1 billion pesos. Nauna nang naibalik sa bansa ang mga tinangkang ipuslit o ismuggle na Hawaii at Rumeliotes Collection noong 1986. January 2014 ang magdesisyon naman ng Sandigan Bayan na ill-gotten rin ang Malacañang Collections at dapat isoli sa gobyerno ng Pilipinas. Ilan lang ang mga alahas sa mga nabawing ari-arian at yaman mula sa mga Marcos. My jewelry collection is they are historical because ang akin talagang layunin doon mga corona, mga Charlemagne, kung sino-sino pa ng mga hari, kasi dadaling ko talaga yan sa cultural center. Batay sa isinumiting datos ng Minister of Budget and Management sa Korte Suprema noong 1987, aabot lang sa $304,000 o 2 million pesos noon ang kabuuang sweldo ng mag-asawang Marcos. Kaya minsan nang dinesisyonan ng Korte Suprema na illegal ang pinanggalingan ng kanilang yaman at dapat ibalik sa bayan. Ang pondong nakuha mula sa kaban ng bayan, ininvest sa mga korporasyon sa pamamagitan ng pagbili ng shares of stocks, ininvest rin ang pera sa mga real estate property sa Amerika gamit ang ilang dummy. Ang old mansion sa Baguio City na nabawi at naibenta ng PCGG sa halagang 160 million pesos, pag-aari na ito ngayon ng isang bangko. Ibinalik rin sa gobyerno ang iba pang ari-arian sa Parañaque, Mandaluyong at Antipolo. Bukod sa ilang mga property dito sa Pilipinas, ay pinakikita rin dito sa website ng PCGG ang ilang mga ari-arian di umano ng mga Marcos sa Amerika, gaya na lamang nitong Olympic Tower Apartments sa Manhattan, New York, itong isang gusali sa Herald Center Broadway sa New York din. At kabilang dito ang isang gusali sa 40 Wall Street na building dati na ngayon ay kilala bilang Trump Tower sa New York. Kabilang din dito ang isa pang property sa Madison Avenue at isa pang property din sa Long Island sa bahagi pa rin ng New York. At ilan lamang ito sa mga hinahabol o nahabol na ng PCGG. At noong July 2003, nagdesisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na bahagi rin ng ill-gotten wealth ng mga Marcos ang mga Swiss account. Ang sabi ng Korte, sang-ayon ang desisyon sa RA 1379 na nagtatakdang kapag ang yaman ng isang opisyal ng gobyerno ay higit sa kanyang sweldo at iba pang lehitimong pinagkukunan ng yaman, idedeklara itong illegal ang pinanggalingan. Kaya sang-ayon sa desisyon ng Swiss Federal Supreme Court at ng Philippine Supreme Court, ibinalik ng Swiss banks ang halagang 35 billion pesos sa gobyerno ng Pilipinas. Mula 1986 hanggang 2013, mahigit 3 bilyong dolyar o nasa 170 billion pesos na ang nabawi ng PCGG mula sa mga idineklarang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pero kung may mga nabawing ari-arian mula sa mga Marcos, meron pa rin hindi nababawi ang gobyerno dahil patuloy pa rin nililitis ang kaso tungkol sa mga ito. Hindi yan ill-gotten wealth. Sabi ko nga, unexplained wealth. Bakit po siya unexplained? Unexplained? Kasi si Marcos lang naman ang makakapag-explain kung saan ang galing yung kayamanan niya.
Because Marcos, bago naging presidente, multimillionaire na yan eh, by the dollars eh. Totoo namang may mga naipagawa si dating Pangulong Marcos. Administrasyong Marcos rin ang nagpatayo ng ilang ospital kabilang ang Heart Center, Lung Center at Kidney Center. Kung pagbabasihan ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, sa 20 taong panunungkulan ni Marcos, lumaki ang utang ng Pilipinas. Mula $8.2 billion noong 1977, umabot sa $24.4 billion ang utang noong 1982, na ngayon ay nasa 6 trillion pesos na ang katumbas. So ang ratio na minomonitor natin ay total public debt over GDP. Ang nangyari, utang sila ng utang, tapos yung GDP natin, yung ekonomiya, nag-start mag-contract. Kasi nga, nalaman ng marami na sobrang dami na yung utang natin at balamang hindi na natin mababayaran. Samahan mo pa yan ng exchange rate crisis na humina yung Philippine peso ng mga panahon na yon. Sa lahat ng proyektong ito, ng lahat ng nagdaan at kasalukuyang administrasyon, pondo ng bayan na galing sa buwis ng mamamayan ang ginastos. Nakapagpatayo sila ng mga buildings, ospital, mga highways, bridges. Bakit naman magiging utang na loob ng tao? Unang-una, hindi naman pera ng mga Marcos ang ginastos. Inutang nila yon sa IMF, World Bank. At hanggang 2025, sabi ng isang pag-aaral, babayaran yan ng bawat Pilipino. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 170 bilyong pisong halaga ng na-recover na ill-gotten wealth ng PCGG sa bisa ng Republic Act 10368 o Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Binuo ang Human Rights Victims Claims Board na layong tulungan ang mga mapapatunayang biktima ng martial law.